Okay, so parang araw mga teknik at meron tayong isang Acer dito na laptop, Windows 7. Tapos ito yung complaint nila. Ayan, yung tunog niya. Yan ang tunog na yan. Sige. Yan ang tunog niya. Pag ganyan ba, parang araw. So yun mga teknik, tingnan natin baka maging RAM ang problema. Mga teknik, try lang natin yung kanto, tanggalin, tapos linisan lang natin. So ito yung RAM niya mga teknik, 2GB lang siya. Linisan lang natin yung mga terminals niya. Normally. So yun natin siya mga teknik at mukhang okay naman yung tanyang pag initialize. There's a brightness adjustment. Initialize pa. Ayan, open on siya mga teknik. May sound pa, kaya may mga error lang. Okay, so sarado lang muna natin. Tayo ng iba, www.google.com. Yan, may internet tayo mga teknik. Good job, good style dyan. Then, check lang natin dito, Google. Yan, Google. Or YouTube. YouTube.com. Oops, the clock is left behind. 2010 pa tala. Okay, change date setting. Change time and date. Ayan. Medyo mabagal nga lang. So, yan yung mga disadvantages pag mga lumang top na mga technique. Lalo pag in-update mo pa siya. Yan. So, hirap siyang makakuan sa YouTube. Oh. Yan. Pwedeng sa internet din, pero isang cost pa yun yung kalumaan, mga teknik. Pero tingnan natin yung reply ng Google. Then yung voice niya, medyo mabagal. 538 MS.
halimbawa, 10 ms lang yan, napakabilis yan. 1,000 maabot. So sa speed ng internet, maabot. So ganito yung problema pag mabagal ang internet. Dahil siguro malayo tayo sa kwan, sa router. Kaya ganyan, tingnan nyo yung reply niya. Abot ng 1,400 millisecond. So expect natin yan pag nag-browse tayo sa YouTube. Talagang may kabagalan. Ayan o. May reply pero mabagal. Restart natin. Mahalaga naman ang gagawin nila sa pag-search niya, pag-browse sa internet, research, yan, ito mga error, minor na lang yan. Okay, so hanggang dito lang tayo mga liknik. Yan, more power sa inyong lahat and God bless.